Yan, ipakita ko lang sa inyo kung kailan binili yung Yamaha Sniper namin. So, ayan yung date. Ito nga pala yung sales invoice at ito yung date kung kailan siya binili. October 15, 2019. So, ayan. Tapos, tingnan natin yung itsura niya ngayon. Kasi maraming nagsasabi na bagong-bago pa raw yung motor. Parang wala pa raw isang taon. So, ito siya ngayon, guys. Oh, sabi ng iba, ano pa raw. Parang wala pa raw isang taon. So, sa katunayan, mayigit isang taon na to kasi October 15, 2019 siya nabili. So, January 2 na ngayon, 2021. O, diba? Ayan siya. Ayan. Makikita mo palaging malinis. Kahit mga kalakalawang wala akong makikita. So, ang sekreto ko dyan, ito. Well, dun sa mga walang budget pambili ng mga tire black, tapos yung VS1, yung para dito. Tapos yung dito sa mga bakal. Kasi madalas ito yung palaging marumi. So, ito yung kailangan matibay yung ano, ginagamit nating pang kumbaga lotion. Diba sa tayong mga tao, meron tayong lotion. So, sa kanila meron din dapat. So, dahil sa wala akong mga pambili nun, wala akong budget ng pambili ng mga armor oil, yung VS1 na mga pampakintab. Ito lang ang ginagamit ko. Use oil. Diba? Pinag-change oilan. Dito. Eh, pwede pang magamit. Kahit dito lang sa mga pang ilalim. Yan ang resulta niya. Palaging makintab. So, makakatipid tayo ng ano, ng pangpakintab. Meron din akong binili na armor oil, pero dito ko lang siya ginagamit sa pairings. Kasi nga mahal, diba? So, nagtitipid ako. Ito. Ito yung ginagamit ko sa pairings. Ayan. Para dito hanggang doon. Pero dito sa mga pang ilalim, yan sa mga sulok-sulok na yan. Yan. Ang ginagamit ko talaga ito. Yan. So, madali lang yan. Madali yung gamitin. May basahan na ako dito. Ito yung mga ginagamit ko dati. Ayan. So, ipakita ko sa inyo guys kung paano ko ginagawa. Well, parang ano siya, pero effective. Maganda yung resulta. Tsaka tipid pa. At isa pa, ano, yung used oil natin, magagamit pa. Diba? Isa, itatapon natin kung saan saan. Ibawal yun. So, pakinabangan pa rin natin. Diba? So, ayan. Teka lang, iset ko lang yung camera.
Diyan to guys. Ilagay tayo ng konti-konti dito sa takot. Tapos i-sasaw-saw natin ng konti-konti. So ito siya. Maganda nito guys kasi yung mga kalawang dyan, yung mga maliliit na kinakalawang, yung naaalis niya. Kumbaga nami-minimas niya yung kalawang, hindi na dumadami or kumakalat. Ayan. Diba? Ang kintab, no? Tapos, matagal pa siyang mawala. Kahit mabasa ng ulan. Tapos, punasan mo lang ulit. Ang kintab pa rin siya. Kita nyo, isang inano ko lang siya, sinawsaw ko lang ng konti, tapos malawak na yung napapahiran niya. Diba? Okay na to, at least hindi natin sinasayang yung used oil. Nagagamit pa rin natin. Tapos pag lagi nyo ito yung ginagamit, hindi kayo mahirapan maglinis. Kumbaga punas-punas na lang kayo sa susunod na linis nyo. O hindi pa masyadong marumi. Pupunasan nyo lang kahit halimbawa, makintab pa naman. Kahit huwag nyo na munang isaw-saw yung trapo dun sa oil. Kahit ipunas nyo lang ulit yung dati nyong ginamit na ano, basahan. Yan. Ganyan siya kakintab. Tapos napoprotektahan pa yung mga bakal. Konti lang, sausa ng konti. Yan. Tapos punas dito naman sa istag. Kasi ito yung madalas kalawangin eh. Kasi yung pangilalim, ito yung prone sa dumi. Madalas nababasa, napuputikan. So kailangan niya ng pangmalakasan na ano, lotion. Ganyan siya kakintab. Kaya naman pwede nyong gamitin yung, diba pag nag-change oil tayo may sobra pa yon. Pag bumili tayo ng 1 liter, minsan hindi rin natin inuubos yung isang bote. So may natitira pang konti. Yun, pwede yun. Mas maganda yun kasi malinis.
yung oil, yung tira, yung pang lotion nyo. Yan. Ilalim nyo, no? Maganda kasing tingnan pag laging malinis yung motor natin. Kahit ano yan, pure stock. Diba? Basta malinis, magandang tingnan. Lalo kung dadalhin natin sa, ano ba, pupunta tayo ng palengke. So, paparada natin ngayon sa medyo matao. Makikita nila, mapapalingon talaga sila pag malinis yung motor mo. Dami nga rin nagsasabi na bagong-bago pa raw to. Pero di nila alam, ano na, mahigit isang taon na. Kahit dito sa mags, maganda to. As in, kumikintab talaga siya. Tapos, matagal pang mawala yung ano niya. Yung kintab niya. Ito lang ang sikreto ko nito, guys. Yan, mga pangilalim lang. Kasi meron naman tayong armor oil. Yun na yung para sa fairings. Pero dito sa mga madalas matalasigan ng dumi, okay na tong used oil. Diba? Kintab. Oh, hindi pa na ba, hindi pa nauubos yung sa takip, pero marami na tayong na linisan. Dito naman sa kadena natin, pwede naman natin itong linisan ng ano, gas or thinner. Tapos punasan natin, tapos lagyan natin ng grasa, kasi hindi yun ano, kasi kung gagamitan natin siya ng oil, tumatalsik lang yun. Baka tumalsik pa yun dito. Diyan. Kasi nga, pag mabilis na yung takbo mo, talagang tatalsik yun. So, medyo madumi siyang tingnan. Pag oil ang ginamit mo sa kadena, o, mas maganda yung grasa. Dun lang sa mga nagtitipid, ha. Pero kung may mga pambili naman kayo ng magagandang ano, may mga budget kayo, pwede na kayong bumili ng panglinis talaga sa kadena, sa chain. Pero kung nagtitipid naman, at kung gusto niyo, ito lang gamitin nyo. Sundin nyo na itong
tinuturo ko. Yan, di ba? Tingnan yung mga sulok-sulukan, kasulok-sulukan na yan. Yung monoshock. Yan, kintab o. Di ba? Walang ka-ano-ano. Saka maganda nito pag halimbawa ginamit mo or di naman naiiwasan yung makadaan ka sa mga maputik. So madali siyang ano, matanggal kasi nga madulas siya. Meron siyang used oil na nakadikit. So madali siyang alisin. Yan. Kaya yung mga used oil ninyo dyan, huwag nyong itatapon. Pakinabangan natin yan. Kahit dito sa mga pangilalim. Yan. Yan lang sikreto nyan. Para hindi masyadong madumihan at makontrol yung kalawang. Cover sa tambutso. Yan ang tambutso. Isang taon na to pero hindi pa siya ano, brown. Itim pa rin. Dahil nga yan dito sa oil na to. Kumbaga nakokontrol niya yung kalawang. Madalas applyan ng ganito oil. Diba? Ganda. Tapon yung mga used oil. Halimbawa namang natatambakan na kayo ng used oil, pwede nyo yung gamitin sa mga bakal. Halimbawa, hindi pa tapos yung bahay nyo. Meron pang mga nakausling kabilya. Pwede nyo yun dun ipunas para makontrol yung kalawang. Ganun yun. Diba? Ang pintab. Yung mga nagtitipid sa VS1 or Armor Oil, yung mga pampakintab, gamitin nyo lang yun sa ano, pairings. Pagdating dito sa mga gulong, tama na tong used oil. Kasi ito naman yung mga prone sa dumi. Sayang yung VS1 natin. Isang gamit lang tapos madudumihan. Yung pipe natin sa ilalim, mga itim-itim pa.
Yan ang mga sekreto ng mga pogi. Sekreto ng mga pobre kamo, mga pulubi, mga walang pambili ng pampakintab. Diba? Kapag mamumroblema ng ano, pampakintab, eh, nandyan lang naman pala sa tabi-tabi. Kintab, diba? Oh, ito. Tulad nito. Medyo may kalawang siya. So, isaw-saw natin ng konti. Para makontrol yung kalawang na yan. Ang natanggalan ng pintura. So, ganyan lang. Ganyan lang karami. Tapos, ano natin? Yan. May ba? Use oil lang ang katapat niyan. Dapat pag may motor tayo, dapat ingatan natin yan, alagaan, mahalin. Pabuksan mo po niya. Gumagawa ako ng video. Lumapit yung anak ko, pinapabuksan yung tinapay. Ganun lang. Diba? Makintab siya. Use oil lang yan, mga bro, mga paps. Tab na. Oh, sobra pa. Yung sinalin ko, sobra pa. O, iba, balik natin. Balik natin yan. Tapos takpan, ilagay ulit sa gilid. Diyan lang sa tabi. Papa, ano yan? Hanggang dito lang muna yung DIY natin. Diba? Nakatipid tayo sa
armor all, protectant, yun ang mas malupit na protectant. Kahit dito sa tricycle, yun ang ginagamit ko eh. So itong tricycle ko mag 4 years na to ngayong February 11. Ah, ngayong ano, January 6. Sa 6. Ayan. Ayan yun naman, bagong-bago pa siya. Yung used oil pala na ginamit ko dito yun sa ano, dito sa tricycle. Kasi yung pinang-change oil ko dito sa sniper, yung shell advance na kulay gray. Oh, yan. 4 years na tong tricycle. Ayan, bagong-bago pa rin. At ito naman, mahigit isang taon na. Okay. Yun lang yung sekreto ko. Para hindi siya nagmumukhang dugyot. So, lagi lang linisan at punasan ng used oil. Okay na rin. So, hanggang dito lang muna. See you sa susunod na video, guys. Happy New Year. Salamat. Ito din pala yung sales invoice ng tricycle ko. Ayan. January 6, 2017 ko siya binili. Ayan. So, para maniwala kayo, baka isipin nyo, nagsisinungaling ako. Yun, eh, joke lang. So, yun lang yung sekreto ko. Palaging linisan lang. Tapos, gamitin yung used oil. Yun yung ipang punas. Bawat paglinis. Para ma-minimize yung mabilisang pagkaluma ng motor. At ma-minimize din yung ano, kalawang. Para magmukha siyang bago palagi.